Kamusta mga bata? Welcome sa Bahay Aralan. Gusto nyo bang matuto? Sir! Yes, sir! Kung ganun, ihanda ang isipan at manood ng mabuti. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa count noun and mass noun. Nasa bahay ba kayo ngayon? Sir! Yes, sir! Dapat lang. Tumingin-tingin kayo sa inyong paligid. Ano-anong mga bagay kaya sa inyong tahanan ang maaari mong bilangin ng paisa-isa? At ano-ano naman ang mga hindi? Let's have table. Nabibilang ba ito or countable? Nabibilang. What about book? Nabibilang kaya ito? Oo. Eh, ang cellphone kaya? Is it countable or nabibilang? Countable din. Now let's have milk. Kaya mo bang bilangin ng paisa-isa ang gatas na iniinom mo? No. What about rice? Is it countable? Kaya mo kayang bilangin paisa-isa ang mga butil ng bigas? Hindi. What about juice? Hindi rin, it's not countable. Now take note of this. Nouns that you can count by piece o yung mga nabibilang ay tinatawag na count nouns. Like table, book, and cellphone. And nouns that you cannot count by piece o yung mga hindi mo nabibilang ng paisa-isa ay tinatawag na mass nouns. Like milk, rice, and juice. Is it clear? Sir! Yes, sir! Great! Ngayon, magkakaroon tayo ng activity. This is what you're going to do. Tutukuin nyo lang kung count noun ba or mass noun ba ang mga sumusunod. Are you ready? Okay, let's start. Smoke. Is it a count noun or a mass noun? Kaya mo bang bilangin ang usok? No. So, it's a mass noun. Next. Salt. Is it a count noun or a mass noun? Mass noun pa rin. Hindi mo mabibilang ang asin ng paisa-isa. Next, bowl. Is bowl count noun or mass noun? Count noun. It's countable or nabibilang. What about vinegar? Is it a count noun or a mass noun? It is a mass noun. Ang vinegar o suka ay hindi mo nabibilang. Kung maglalagay ka ng suka sa iyong palad, ito ay matatapon lamang at hindi mo ito mabibilang. Next noun, spoon. Count noun kaya o mass noun? Count noun. Kayang-kaya mong bilangin ang mga kutsara sa inyong bahay. Next, sugar. Count noun or mass noun? Mass noun. It's not countable. Next, vase. Count or mass? Count. It's countable or nabibilang, like your flower vase. Next noun, sand. Can you count it by piece or not? Not. Hindi mo mabibilang ang buhangin pa isa-isa. So the answer is mass noun. Next, alcohol. Count noun or mass noun? Mass noun. It's not countable. Next, cup. Is it count noun or mass noun? Count noun. Ito ay nabibilang. So, how was our first activity? Madali lang, di ba? Now, let's have another activity. Ang task ninyo this time is this. Find the count nouns and the mass nouns in the following sentences. First sentence. The child needs some glue to fix his toy. Okay, in this sentence, there are two count nouns. Ano-ano kaya ang mga ito? Child and toy. What about the mass noun? It's
glue. Number 2. The man filled the pail with rain water. In this sentence, ilan kaya ang count noun? There are again two count nouns, man and pail. What about the mass noun? It's rain water. Number 3. There is so much dust on this bookshelf. So, nakita na ba ang count noun? Ano kaya ito? It's bookshelf. While the mass noun is dust or alikabok. Number 4. My grandmother is rubbing some oil on her right knee. Ang count noun sa sentence na ito ay dalawa. Grandmother and knee. At ang mass noun naman ay oil. So, that's it. Remember that count nouns are nouns that can be counted by piece o yung mga nabibilang. While mass nouns are nouns that cannot be counted by piece o yung mga hindi nabibilang. Tandaan, ang lahat ng mga aralin ay napapadali kapag nag-aaral ng maigi. Thank you for watching, kids. Ingat!